8 years later, Gabrielle was driving at 60 to 70 kilometers per hour. Inabot na siya ng hapon sa pakikipag-usap sa kliyente niyang taga Lemery. It was more than an hour drive to Trinidad. Madilim ng tiyak sa sandaling nasa bahay siya. The whole highway was deserted and he heard a siren wail from a distance. Patuloy siya sa pagmamaneho. Ang sirenang narinig palakas at palapit. Sinilapan niya ang rearview mirror. Isang humahagipis sa sasakyan na natanaw niya na paparating. Bahagyan niyang kinabit sa dulong kanan ng pickup truck niya sa kabila ng deserted ang buong daan. Nilampasan siya ng kulay talong na 4-wheel drive Isuzu D-Max. At sa gulat niya, bago pa niya nakabig pabalik sa gitna ng lane ang truck niya, kasunod na humahagibis ang dalawang highway patrol kasabay ng sirena ng mga ito. Isa marahil importanteng tao ang ini-escort. Pero bakit hindi naghahabulan? And why the siren? This part of the road had no traffic. Wala sila sa main highway. Ito ang mas madaling daan pa uwi sa Trinidad. He shrugged. Ibinalik ang isip sa bagong kliyente. Isang byudang nagmamayari ng isang pabrika na paggawaan ng mga gamit pansanggol at ini-export sa ibang bansa. The widow made it obvious that it wasn't just his agency services she wanted, kundi maging ang personal na serbisyo mula sa kanya. It was the way she crossed and uncrossed her legs, giving him a glimpse of her delectable legs. Hindi lang yun, sinasadya nitong pagyuko-yuko upang talagang ihantad sa kanya ang mayamang dibdib nito. He grinned. He actually liked women with generous breasts. They reminded him of the faint things of old where women were depicted to have big bosoms and tummy. Hindi matiyak kung paano siya nakawala mula sa maigpit itong imbitasyong mag-dinner sila. Again, he grinned tiredly. The 45-year-old widow was beautiful and sultry and looked 10 years younger. Morena at may katawang pang modelo sa kalendaryo na mga inuming nakakalasing. Maliban sa mas matanda ito sa kanya na hindi naman halata, the widow was exactly his type. Nasa kanya ng kontrata at pirmado nilang dalawa. Hindi masamang pagbigyan ng kliyente lalo't ilang buwan na rin niyang tinitikis ang sarili. Pero kasama sa batas sa sinusunod niya, huwag pagsamahin ang negosyo at babae. Bad business, and he would not start breaking his own set of rules. At di siya naniniwalang one-night fling lamang ang gusto ng byudang iyon. Kakapit ito sa kanya katulad ng isang linta, at di siya naghahangad ng ganong uri ng relasyon. Marahan niyang inapakan ng preno nang matanaw sa unahan ng 4-wheel drive na nag-take over sa kanya kanina. Nakahinto iyon sa may shoulder ang motorsiklo ng isang highway patrol. Nasa unahan ng pickup at ang ikalawa ay nasa gilid ng sasakyan. So hindi escort ang mga patrol, kundi hinahabol ng mga ito ang driver ng bagong pickup. Anong offense? Overspeeding? Sa lugar na to? He shook his head. That was very unlikely. It was none of his business. Pinagpatuloy ni Gabriel ang normal na pagmamaneho sa tersera manong sasakyan niya at kinabig yun sa gitnang kaliwa ng lane. Delokupado ng mga ito ang buong right lane. Nang hindi sinasadyang mapasulipsis sa pickup at hustong itinataas ng driver ng four-wheel drive ang shades nito sa ibabaw ng ulo. His brows furrowed when he recognized the driver, Cindy Sanford Soriano. Anong dahilan na tinahabol ito ng mga highway patrol? Nagkibit-balikat na lang ang binata. Wala siyang pakialam kung nahuli ito ng mga patrol dahil sa overspeeding mula pa sa bayan. Deserve iyon ang dalaga. Madalas talaga magbaneho sa Cindy Soriano na akala mo pag-aaring niyang daan, kahit sa town proper ng Trinidad. Nakalampas na siya ng maisip na ilang ang lugar na iyon at bibihira na dara ang sasakyan. Ni walang kabayang makikita sa magkabilang gilid ng daan o kahit sa kabila ng mga naglalakihan at nagkakapalang puno ng kawayan. Tinatago ng mga bundok at puno sa magkabilang gilid ang daan ng araw. He muttered an oath. Paano kung ang mga patrol na iyon ay nagpreno sa pag-iisip ng mabuti sa mga alagad ng batas, bagaman may mga sapat na dahilang dapat mag-alala? Hindi lahat naman naka-uniforme ay mapagkakatiwalaan. Sa pilitan siya nagminor at pagkatapos, iniatras ang sasakyan pabalik. Inihinto niya hindi kalayuan sa unahan ng 4-wheel drive ang truck niya sa may shoulder at pagkatapos ay bumaba. He sauntered toward them. Anong problema, officer? Tanong ni Gabriel. Hindi siya nagabalang tanggalin ang shades niya at sandaling sinilyapan ng socialite na binubuksan ng isang strawberry red wallet na natitiyak niyang mahal pa sa kalahating buwang ipinapasweldo niya sa sarili sa bahaging lagay ng bills. Balak niyang saluhan ng mga patrol sa highway. At sa waring iyon, tila hindi inaasahan at nihintay ng dalawang pulis. Nakita ni Gabriel ang pagsasalubong ng mga kilay ng police patrol nang tingnan siya. Hindi nagustuhan ng mga ito ang paghinto niya at paglapit. Beating traffic light, sa bayan pa,
Muntik na siyang suriin ang isang patawid na driver sa intersection. At walang bala kuminto ang magandang miss. Wika ng patrol na hinagod ng may malisyang titig ang magandang traffic offender. Cindy Sanford Soriano screamed of money and class, from her vehicle to her designer shades to her sparkling stud diamond earrings na marahil ay 3 o 4 na kilates sa nasa magkabilang tenga nito. And down to her wallet, ilang kilometro na ang layo nito mula sa bayan at pinahabol niya kami sa pag-aakalang makakalayo siya. That's another offense. Mas mabigat. Wika naman ang isa pa. Kumibot ang mga labi niya sa isang isi. Tahimik na nagmura si Gabriel. Ano pang bago? Ibigay mo sa kanilang iyong lisensya. Sabi ni Gabriel kay Cindy at tarig niya ang pagbuntong hininga ng dalaga. Pinalaki niya ang brown chinky eyes niya. Nabitin ang paghugot ito ng bills mula sa wallet. I don't have to. Sagot ni Cindy na sandali lang ang pagkabigla sa utos niya. All they need is, give them your license, Miss Soriano, and the hell out of here. He ordered her in a quiet tone but there was still underneath his voice. Nilingon niya ang dalawang highway patrol. Tikitan niyo siya kung ano man ang offense niya. It is none of your damn business. Singhal nito subalit nilalabas na ng isang highway patrol ang tiket at nagsimula na magsulat at nilapitan si Cindy. Nakuha niya ng lisensya sa bag na tulad ng pitaka ay nagtataglay ng tatak na siyang binabayaran ng mahal at kasing halaga na ng buttered truck niya. Kasabay ng pag-abot ito ng lisensya, pahabot itong inabot din ang tiket. Pagkatapos sa gulat niya at ang dalawang highway patrol, pinaanda nito ang sasakyan at paarangkadang inilayo sa lugar na iyon. Ang malalaking gulong nito, nag-iwan ng makapal na ulap na alikabok mula sa shoulder. Bahagyan na niyang sinulipan ng dalawang highway patrol at muli siyang bumalik sa pickup niya. That brat! Hindi makapaniwalang bulalas ni Victor sa kausap ito sa telepono. Napasandal siya sa executive chair at hinagod ng isang kamay ang noo habang nakikinig sa sinasabi na nasa kabilang linya. Of course, yes. Ikaw nang bahala at magkapunta ako ng tao sa Maynila bukas na bukas din. Pagkatapos makipag-usap, binalik nito sa cradle ang telepono. Mula sa nakabukas sa pinto ay sumungo sa Melinda. Kumunot ang noo na makita ang anyo ng asawa. What is wrong? Tumayo siya at hinagod ang batok. Nasaan ang magaling mong anak? Hindi na kailangang itanong ni Melinda kung sino sa dalawang anak nilang babae ang hinahanap ng asawa. 3 linggo pa lang mula nang dumating sa Cindy galing na Amerika. Ano na naman ang ginawang problema? Binanggit ba niya sa'yo na bumili siya ng latest model ng Hummer sa Amerika at ipinaship niya rito sa Pilipinas? A Hummer! Bulalas ni Melinda. Humakbang papasok at naupo sa naroroong staff chair. That vehicle is too expensive. My thoughts exactly. Halos pasigaw na sabi ni Victor. He was pacing the floor furiously. Ni hindi ako nagbalakma lang na bumili ng sasakyan yun. At ngayon abot lang itin ang babayaran ko sa customs para lang mailabas ang sasakyan yun. Ang anak mo gumagasa ng salapin na tila ito'y tubig. Honey, please, calm down. Ani Melinda sa nag-aalalang tinig. Napupuna ang paglalabasan ng mga ugat nito sa leeg. Naririnig sa labas ang sigaw ninyo, Daddy. Ani Sofia na sumungo sa pinto ng study at tuloy-tuloy nang pumasok. Ang magaling mong kapatid, bumili ng Hummer sa Amerika at kasalukuy nasa customs ngayon. Nang bumalik si Victor sa upuan nito, naupo si Sofia sa upuang nasa harap ng desk ng ama. Hindi niya makuhang magkunwaring nabiglaman lamang. Cindy had told her about the Hummer the day her sister had arrived from the States. Daddy, it's just money. Ang isipin niyo na lang na kailangan niyo rito sa asyenda ang sasakyang binili ni Cindy. Hindi niyo ba gustong makapagmaneho ng Hummer? Nang akmang sasagot si Victor, agad niyang sinundan ang sinabi. Bakit niyo titinitipid ang sarili ninyo? Yung ibang tao nga dyan, wala man lang sa kalahati ng kayamanan natin. Napakarami ng sasakyan. Aanhin natin ang maraming sasakyan na hindi naman natin nagagamit ng sabay-sabay. Victor said with logic, buying that vehicle was luxury without compare. Sofia Soriano. Dad, alam na si Fee ang galit ng ama kapag ganong nakukumpleto na nito ang bigkas ng mga pangalan nila. Hindi birong pagod at hirap ang ginawa ko para lang makarating sa kanilalagyan natin ngayon. Patuloy ito sa paghilot ng sentido. Bukod pa sa utang na loob ko sa lolo ninyo. Sofia almost rolled her eyes in amusement. Kabisado na lang magkakapatid ang kwentong iyon ng ama. Paulit-ulit sinasabi ni Victor yun, maliliit pa lamang sila mga bata. Lalat walang palumangga kung sinesigundan yun ng lolo ang station niya, noong nabubuhay pa ito.
Ayon sa lola niya na doble ang kayamanan ng mga Sanford, magmula na mapasakamay ni Victor ang pamamahala sa lahat ng mga negosyo ng mga Sanford. Ang driving force ito upang magtagumpay ang pagnanais na mapatunayan sa namayapang father-in-law na hindi ito nabigo sa pagtitiwala rito. Ganoon din kay Romulo de la Cruz na siya nagrekomenda rito sa lolo nila. Pagtitiwalang walang naging basihan kundi good judgment at instinct ni Harvey Sanford. At hindi ito nagkamali. Ang dating nag-iisang rural bank ay branch na bubuksan, 10 na ngayon at may isa pang sa Batangas sa susunod na buwan. Ang textile mills ay isa na natututo sa top corporation sa buong bansa at may isa nga ito sa Hong Kong kung saan na namamahalay ang nakatatandang kapatid na si Joshua at ang manugang ni Romulo de Chavez. Si Romulo, na matagal nang nagretiro ay isa sa may pinakamalaking stock sa kumpanya at dating boss ng ama at isa sa nagbigay rito ng pagkakataong magtagumpay. At dahil laki sa hirap ay inaasahan itong susunod sa mga yapak nito ang mga anak, lalo na si Cindy na inaasahan ng mga magulang nilang humawak man lamang kahit anong posisyon sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Sanford at Soriano o kung hindi man sa sarili nilang mga kumpanya. Sana man lang magnais itong magkaroon ng trabahong makapagbubuhusan ng atensyon. Subalit sa wari ay malayong mangyaring gawin yun ni Cindy. Samantalang si Sophia, nagtatrabaho bilang assistant ng finance manager sa textile mills. Maliban sa pagtatapos ng accountancy, nag-aral din siya ng culinary sa Makati. She would have wanted to start her own business, tulad ng pagtatayo ng restaurant, subalit hindi pumayag ang mga magulang. Naintindihan niya mga ito sa pag-awat sa kanya at nagpapasalamat na rin siyang pagbigyan siya ng mga itong magtrabaho. Trabahong ilang buwan din niyang ipinilit sa mga ito. Baka naman nga binili ni Cindy ang sasakyan para sa inyo, honey. It was Melinda, trying to be consoling. Napaismid si Victor. Hindi. Duda ko. Nasaan ang babaeng yun? Nang sulyapan siya ng ina, sumagot siya. Malamang nasa dagat. Water skiing. Nakita kong sinusukat niya kanina isa sa mga bathing suits sa bilin niya sa Amerika. Nagdikit ang mga kilay ni Victor. Sinong kasama? Oh, I believe it's Grayson, Daddy. Nag-git-git ang mga ngipin ni Victor. Inihilamos ito ang palad sa mukha at tamagangat ito ng mukha tila nagdagan ng mga taon sa buhay nito. Mapapalagpas ko ang pagbili niya na sasakyan pero hindi ang muli niyang pakikipaglapit kay Grayson. Madre de Diyos, tinapos ang engagement nila ni Grayson dahil sa kung anong kapritsyo. Ngayon heto't mas gusto niya makipag-date mula sa may isang may asawa? Balita ko inaayos ng mga abogado ng mga Villaflor ang annulment ng kasal ni Grayson sa asawa niya, honey. Nilingon ni Victor ang asawa. Sa kabila ng iskandalong ginawa ng anak mo nang gabing ihayag niya ang pagtalusira sa kanila ni Jason, nagpapasalamat na rin akong hindi sila nagkatuluyan. Mas gugustuhin ko pang ipakasal ang anak ko sa kaminero kaysa sa lalaking yun. Babaerong lalaking yun at sugalero. Humugot ito ng malalim na hininga at tinitigan si Sophia. Ano ba ang gagawin ko dyan sa kapatid mo, Sophia? Ni hindi niya inaalala ng kahiya natin. Magsasawa rin yan, Daddy. Makikita niyo. Her smile at her father was strained. Ipinagpapasalamat niyang hindi na nakarating sa ama na muli inutusan ni Cindy ang isa sa mga driver nila na tuposin ang lisensya na mahuli ang mga highway patrol noong nakarang araw. Kailan pa magbabago yan? 2 taon na mula na magtapos sa kolehiyo pero sa nakikita ko'y walang pinatutunguhan ng buhay. At itong muli niyang pakikipagbalikan kay Grayson, isang napakalaking pagkakamaling pagsisisihan niya habang buhay. Tumayo si Melinda. Lumapit sa likuran ng asawa at minasahe ang mga balikat nito. Lagi mong pinapansin si Cindy, bakit di mo na lamang hayaan sa mga ginagawa niya? Tama si Sophia, magsasawa rin yun. Inaayunan mo ba ang ginagawa ng anak mo, Melinda May? May gaspang sa tono ng boses ni Victor. 4 months ago, nakasagi ng salamin ang sasakyan ng anak mo sa Batangas. Natuklas na nagmamanehang walang lisensya. Pasuna pa ng lisensya, hindi malang nag-abalang iparenew. Kung hindi ko pa pinuntahan sa Batangas, malamang nasa kulungan matutulog ang anak mo. Bale ba'y 2 offense sa loob ng 1 linggo? Reckless driving without license at pumasok sa one way para lang umiwas sa traffic. Napabuntong hininga si Melinda nang may pag-alala. May linyang gumuhit sa noon nito. Alam ni Sophia nag-alala ang ina at hindi na rin tumiminsang kinausap ni Cindy. Gayon may batid niyang hindi gusto ng ina na sabay ng asawa sa pagsasermon sa anak. Kinakabahan itong bakalala magrebelde si Cindy sa sandaling pareho na mag-asawang umaatake rito. Hindi ko rin gusto ang mga ginagawa ng anak mo, Victor. Pero kaysa tumaas ang presyon mo ay makabubuting hayaan mo siyang gumasta ng gumasta. Madaling kitain ng pera subalit ang maanghang na salitang maaaring lumabas sa bibig natin kapag galit, hindi na mababawi pa. No!
Napatayo ito mula sa kinauupuan. At hindi lang ang paggasta ang punto rito, Melinda. Napapahiya ako sa mga kaibigan at kakilala natin. Iniisip nilang hindi ko dinidisiplina ang anak ko. My God! Yang anak mo na yan, minanang lahat ng mga kalokohan mo nung dalagita ka pa. Sa halip na ma-offend, napatawa pa si Melinda. Kung ganun, dapat sanay ka ng pakitunguhan si Cindy. You were 16 then, Melinda. She's 23 by that time. Ay mag-asawa na tayo. Hindi ka nakikipag-date sa isang may asawa. Hindi ka gumagasa ng salapin na tila mawala ng bukas. I never had a chance, sweetheart. Nag-mature akong bigla nang mamatay si Daddy at nag-asawa uli si Mommy. Bumuntong hininga siya sa katumingin kay Sophia na may pagmamahal sa mga mata. Kayo magkapatid, tila araw at panang katulad, sweetheart. But it doesn't mean I love any one of you less. Pareho namin kayong mahalan Daddy niyo sa magkatulad na intensidad. Alam ko yon, Mommy. At natitiya ko na alam din yun ni Cindy. Why can't your sister be a little like you, Sophia? Napapabuntong hiningang sabi ng ama niya. Hindi naman pare-parehong ugali ng tao, Daddy. Sagot ni Sophia sa malumanay na boses, saka nag-iwas ang tingin sa kanila. Papaano niya masasabi sa mga ito na sa maraming pagkakataon sa buhay niya, inasam niyang sana'y kaya niyang gawin ang mga ginagawa ni Cindy. Namimiss niya mga araw na nagpapalit sila ng identity ni Cindy. Doon niya lang na malayang nagagawa ang ilan sa mga bagay na ginagawa ng kapatid. Hindi nila nagagawa ngayon yun. Na magdalaga sila, unti-unti na rin naging prominente ang mga pagkakaiba at pagkakakilala nila magkapatid. Mas matangkad ang 2 inches si Cindy. Minanan Cindy ang buhok ng mami nila. Itim na itim habang buhok niya ay talagang chestnut brown. At ang pagiging chinita ng mami nila, lalo naging prominente kay Cindy na magdalaga ito. At bagaman hindi naman siya morena, ay totoong mas maputi si Cindy kaysa sa kanya na minana ang Chinese heritage nang magdalaga sila. Maliban sa mga talagang nakakakilala sa kanila mula pa ng mga bata sila, wala nag-aakalang kambal silang dalawa. At habang kinaiinggitan ni Cindy ang sukat ng dibdib niya, 36A, kinaiinggitan naman niya ang pagiging slim nito na kahit na anong kainin. Habang siya kailangan mag-ingat sa kinakain kung hindi niya gustong agad na bumigat ang timbang. Napaangat siya ng mukha nang tumunog ang telepono sa desk ng ama. Dinampot ni Victor ang telepono at sinagot. Hello? Yes, Salvador. Ang nasa kabilang linya ay ang manager ng bangko sa Trinidad. Gustong tumayo ni Sophia at lumabas na, subalit kinakabahan siyang alam niyang dahilan ng pagtawag ng manager ng bangko sa Trinidad. Napag-usapan nila ni Gabriel ang lalapit na foreclosure ng mga ari-arian nito at di siya nagkamali habang nakikinig sa pakikipag-usap ng ama. Si Melinda ay tahimik na nakikinig, paminsan-minsan nagsasalubong ang mga kilay. Ilang sandali pa ay muling ibinaba ni Victor ang receiver. Kaninong propiedad ang maliliit ng bangko, honey? Kay El Pidjo. At ngayon ay nasa mga balikat ni Gabriel na ilipat ang pagkakautang. Napaungol si Melinda. Wala ka bang magagawa dito, Victor? Matagal lang dapat na ilit ng bangko mga ari-arian ni El Pidjo kung hindi ko kinawa ng paraan, Melinda. At dahil na rin sa pakiusap ni Joanna. Tutubasin ni Joanna mga ari-arian na isanla ni El Pidjo kung titiyakin niyang tatanggapin ni Gabriel. But Joanna knew Gabriel would never claim the properties back. That young man has always been proud. Kung naibang taong pinagkukulan ni Joanna ng ganong pagtingin, malamang na namablema na ang kapatid mo. Hindi sinagot ni Victor iyon. Sa halip muling dinampot ang telepono at nagdial. Ilang sandali pa'y nasa linya ng kausap. Good morning, Ben. May papatrabaho ako sa iyo. May gusto ako malaman tungkol sa naging buhay ng taong ito sa nakalipas sa 7 taon. Gabriel Lastimoso. Yan ang pangalan niya. Bakit mo pinaimbestigan si Gabriel, honey? Kunot ang noong napalapit sa mesa si Melinda. Si Sophia man napalingon sa ama. Bakit inaalam ninyo ang tukol kay Gabriel, Daddy? It is personal, Sophia. Sagot ni Victor na tinakpan ng mouthpiece. But there is no need for you to hire a private investigator. Alam ko lang ang mangyayari sa buhay ni Gabriel sa nakalipas sa 8 taon, Daddy. Wika ni Sophia sa may katiyakan tinig. Parehong natuon sa kanya ang mga mata ng mga magulang. Ibinaba ni Victor ang telepono matapos itong umusal ng I'll call you back. Anong ibig mong sabihin, Sophia? Paano mo nalaman ang tungkol kay Gabriel sa nakalipas sa mga taong wala siya sa Trinidad? Tanong ni Melinda at sinulya pa ng asawa. Hindi agad siya sumagot. Nakita niyang palitan ng tingin ng mga magulang. Nakikinig ako, Sophia, Victor said, an edge in his tone. Uy, nakikita kami ni Gabriel mula na magbalik siya. Daddy, Mommy. Napasinghap si Melinda.
Kung gano'y totoo nga nakakarating sa aking balita na malimit kayong dalawa ni Gabriel kumakain sa isang restaurant sa Trinidad. Nanlaki ang mga mata ni Melinda at may pag-alalang ekspresyon. At isiping hindi ko malang pinagtuunan ng pansin niyo na sabihin sa akin dahil baka sinasadya ang pagkikita ninyo o di kayo nagkakataw magkasabay lang kayong lumabas sa restaurant. Ipaliwanag mo ang sinabi mo nagkikita kayo ni Gabriel sa Fia. Masyadong kilala na Sofia ang kanyang ama, kaya kagad niyang napansing may kung ano sa tono nito na bumabagabag sa kanya. Gaya ng ginagawa ng magkakaibigan. Nang makita niyang tumaas ang kilay ng kanyang ama sa pagtatanong, dali-dali niyang idinagdag. Nagkaibigan kami ni Gabriel, Daddy. Natural lang na nagkikita kami paminsan-minsan. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa mga magulang, ni hindi nabawasan ang pagguhit ng kakaibang ligalig sa mukha ni Melinda. Hindi niya gustong binibigyan ng alalahanin ng ina. May ilang sandaling inarok ni Victor ang anyo ng anak bago malinig salita. You have never dated Sofia, Victor said softly, wearily. Ilang beses ka naming tinutulak na tumanggap ng mga manliligaw at na magsimula ka mag-entertain ng lalaki, si Gabriel pa ang una mong napili. May kung anong damdaming bumalatay sa mukha ni Victor na hindi kayang basahin ni Sofia. Tila nagdagdag siya ng suliraning na iparpasan sa mga balikat nito. Natitiyak mo bang magkaibigan lamang kay ni Gabriel, Sofia? It was Melinda, prodding her. Halata sa mukha ng ina ang pagkainis. Tumayo siya. Yes, mommy. Pagguway ibinalik niya ang paningin sa ama. Kaya alam ko ang tungkol sa naging buhay niya sa nakalipas sa mga taon mula nang umalis siya ng Trinidad, Daddy. Naitanong ko minsan sa kanya at di naman niya kinaila. Tumangutango ito. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung saan at anong ginawa ni Gabriel sa nakalipas sa 8 taon. Magmula nang umalis siya ng Trinidad, iha. Pagkalito, yan ang naramdaman ni Sofia sa kanyang mga magulang. Hindi niya mahulaan kung bakit ganun lang ang interes sa mga itong alamin ang naging buhay ni Gabriel mula nang umalis sa Trinidad. Hindi ko maintindihan, bakit biglaan naman yata nagkaroon kayo ng interes sa buhay ni Gabriel, Daddy? She said. Lahat ng mana ni Gabriel sa ama niya nakasangla sa bangko natin, iha, sagot ni Victor. Gusto kong malaman kung may kapasidad siya makabayad pa o kung hanggang saan ang tulong na maaaring ibigay sa bangko sa kanya. Paano may nararamdaman si Sofia na hindi yun ang totoong dahilan ng ama? Gayunman, kahit siya gustong tulungan si Gabriel sa abot na makakaya niya. Inalok din ni Sofia si Gabriel. Napapahiramin niya ito ng pera pero mariin itong tinanggihan ng binata. Isinandal ni Sofia ang likod sa sandalan at nagsimulang sabihin sa mga magulang ayon sa pagkakakwento ni Gabriel sa kanya ang naging buhay nito. May ilang sandaling na nahimik si Victor pagkatapos niyang maglahad na naging buhay ni Gabriel. Pagkatapos ay malalim na nagbuntong hininga si Victor. May kung anong kakaiba sa mga mata nito habang nakatingin kay Sofia. Kung hihilingin ko sa inyong iwasan si Gabriel, susundin mo ba ako, anak? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Rebelyong hindi niya kailanman mararamdaman laban sa mga magulang. Biglang lumukob sa dibdib niya sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya. Bakit niyo hihilingin sa akin yun? Huwag mong sagutin ang tanong ko sa isa pang tanong, Sofia. Tumayo siya. Tumaas mo ba ang dibdib sa paghugot ng malalim na hininga? Kung ganun, bigyan niyo ako ng matibay na dahilan para sundin kayo. With that, tumalikod si Sofia at lumabas na ng study room ng ama. What now? Tanong ni Melinda sa kanyang asawa. Kailangan makausap ko si Joanna. Ano ngayon ang binabalak mo, Gabriel? Tanong ni Tia Carmen, ang matandang tiyahin niya na isang retiradong empleyado sa gobyerno at akababatang kapatid ng ama niya. Hindi agad siya makaapuhap ng sagot at sinulya pa ng foreclosure notice mula sa bangko na 3 araw nang nasa ibabaw ng bureau. He had not actually forgotten it. Wala lang siyang maisip pang solusyon. At ngayong pinapaalala sa kanya ng tiyahin, may pakiramdam siyang biglay may mabigat na bagay na nakadagan sa mga balikat niya. His father died more than a year ago. Ni hindi man lang niya nakuhang makauwi para daluhan ang libing nito. Nasa isang undisclosed hospital siya sa Malaysia at napapagaling na tinamong pinsala sa katawan. Nalaman lamang niya iyon na makalabas niya ng ospital at makita ang sulat sa mailbox sa apartment na tinutuloyan niya. He was devastated. Ni hindi man lang niya nadamay ng ama sa paghihirap nito. Ipinasya niyang umuwi sa Pilipinas upang harapin ang mga naiwan nito. 7 buwan na rin buhat nang siya ay makabalik. Ngayon, gusto niyang pagsisihang na natili siya sa Trinidad. But he had missed this place. This was his home. Yun ay sa kabila ng kahiyang inabot niya at dinulot niya sa ama na nagsumikap na magkatapos siya ng pag-aaral, katulong ang scholarship.
Nang maulila siya sa ina, hindi nag-asawa ang tatang niya. Tinoon sa kanya ang lahat ng atensyon. Hindi ko kayang bumuhay ng maraming anak na siya mangyayari kung mag-aasawa ko muli. Ayon dito, may kapaitan siyang nahihimigan sa tinig nito. Kapaitang hindi niya maunawaan. Kaya mag-aral ka mabuti, Gabriel. Yun lang ang mapamamana ko sa iyo hanggang hindi ko kayang kunin ang sinuman. At sinupin mo ang dalawang bangkang pangisda natin at ang bahay na ito. Inikot ito ng tingin ng kabahayan. Kung nagawan ko sana ng paraang mautubos ang 4 hektaring lupain natin. His father sighed. May iwan ko sa iyo ang bahay na ito balang araw. Minana ko pa mang ito mula sa mga magulang ko at ipamamana ko rin sa iyo pagdating ng panahon. Huwag mong pababayaang mawala ito, anak. Tinanaw ni Gabriel mula sa bintana ang karagatan sa pagitan ng mga siwang na nagtatayog ang puno ng niyog. Mahigit 100 metro iyon mula sa bahay nila at tatanaw ang dagat dahil nakataas ang bahaging iyon ng lupaing kinatitirikan ng bahay nila. Naroon ang 5 bangkang pangista ng ama at pao mga nakatali ng lubid na ang duloy nakapulupot sa mga puno ng niyog upang hindi anurin. Totoong napalitan na ng bago ang dating bahay nila. At 2 luma nilang bangka at ngayon ipawa mga demotor na. 2 taon mula nang umalis siya sa Trinidad, nagsimula siya magpadala sa tatang nina ng sapat na halaga na ginamit ng ama para mapalitan ng bago ang mga bangka. Kahit papaaling nagawa niya ang regular na makapagpadala sa tatang niya ng sapat na halaga tuwing 3rd buwan. At marahil naging dahilan iyon upang lumakas ang loob ng tatang niya na dagdagan pa ng 3 bangkang demotor ang dati nilang 2. Sinilangla nito ang bahay na iyon at ang 2 hektaryang lupang natitira, sakop na ang kinatitirikan ng bahay nila nang hindi man lamang sinasabi sa kanya. Buo ang loob nitong matutubos itong muli ang bahay at lupa, sandaling mapanhik ng kita ang mga bangkang pangisda. Subalit hindi inaasahan ng tatang niya ang pagkakasakit. Hindi kasama sa mga plano nito ang sakit na lung cancer. Nakuha siguro ng kanyang ama ang sakit dahil sa palaging pag-iinom, simula nang namatay ang kanyang ina. At kahit naman sa nakalipas sa mga panahon, ayon sa tiya Carmen niya, hindi tumitigil sa pag-inom ang tatang niya kapag sumasapit ng gabi. Sadyang nilihim ng tatang niya sa kanya naging sakit ito upang hindi siya mag-alala. Ayon kay tiya Carmen, humina ng humina ang katawan ng tatang niya sa paglipas ng panahon. Kaya naman ang mga bangkang pangisda at mga pinagsanlaan sa bangko ng bahay at lupa nila nagkapatong-patong ang interes dahil na pabayaan. At ngayon, nakatakda ang foreclosure ng mga propiedad nila. Nito nakalipas sa mga buwan mula nang dumating siya, ay pinangasiwaan niya ang mga bangkang pangisda. Pagdating ng hapon, sumasama siya sa laot. Pagdaang sa madaling araw, matutulog lang siya ng 2 oras at pagkatapos, tutuloy na sa bayan upang asikasuhin naman ang kapirasong negosyong itinayo niya roon, ang GL Security Agency. Ang naipon niya sa nakalipas sa mga taon na pagtatrabaho nila bilang foreign correspondent sa Middle East ay doon niya ginugol. Sa nakalipas sa 10 buwan mula na itayo ang agency, unti-unti itong kumukuha ng mga kliyente. Ganoon din ang pangisda na kung tutuusin, maganda naman ang takbo at sapat upang mabuhay ang isang pamilya ng maalwan. Subalit ang anumang perang ipinapanhik ng agency at mga bangkang pangisda ay kinakain ng interes sa bangko buwan-buwan. Halos wala nang natitira sa kanya at ni hindi nagagalaw ang kapital. He could not even afford the boat maintenance. Siya na rin mismo nagsisikap na imatinine ang makina ng mga bangka. Hindi niya iniinda ang hirap. Sanay siya roon, pero hindi yun ang kalaban niya kundi ang panahon. Hindi na magagawang magbigay pa ng panibagong extension ng bangko. Nag-alok ng tulong sa kanya si Sofia Soriano sa abot ng makakain nito. Sandali siyang natigilan at gumitaw sa isip niya ang dalaga. Sweet and beautiful Sofia. Mula na magbalik siya ay walang linggong hindi sila nag-uusap ito sa telepono kung hindi man nakikita at lagi ni nagmumula dito ang initiative tulad din ng bata pa ito. They had fast became friends. He wanted to think so dahil hindi niya gustong isipin higit pa sa pagkakaibigan ng motibo ni Sofia. Ayaw niyang sakta ng dalaga. Hindi si Sofia ang babaeng para sa kanya at sa kasalukuyan ay wala siyang intensyon magkaroon muli ng relasyon sa kahit kaninong babae. Hindi kay Sofia. Wala siyang kakayahang gawin yon. Bukod sa wala siyang may pagmamalaki, napaso na siya tinabangan. If and when he wanted a relationship with a woman, it was only for biological reasons. No more, no less. At hindi ang uri ni Sofia ang babaeng magagamit niya para sa pangangailangan sekswal. At hindi rin niya gustong samantalahin ang mga pinapakitang kabaitan nito sa kanya. Ang tulong na iniaalok nito, hinding-hindi niya matatanggap. Worst came to worst, isang bagay lang ang hihingi ng tulong mula rito kung sakasakali. Ang tingnan sa tiya Carmen,
Sandaling muli siyang umalis. But he could not chosen not to come home. O kung umuwi man siya ay upang dalawin lamang ang puntod ng mga magulang. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan niyang manatili sa bayang ito na mas kahihiyan ang idinulot sa kanya, sa tatang at tiya Carmen niya, na ng panahon iyon ay kasalukoy nagtatrabaho bilang clerk sa munisipyo ng bayan. Lalong hindi niya maintindihan kung bakit kailangan magtayo siya ng negosyo sa bayan. He could have gone back to Malaysia, muling tanggapin ang dating trabaho at magbalik sa Middle East at kalimutan na ang bayang ito. The bank could have foreclosed their properties for all he cared, subalit alam niya ang sagot doon. Trinidad was his home. Dito siya pinanganak at nag-iisip. Higit sa lahat ang bahay at kapirasong lupang kinatitirikan niyon at ang mga bangkang pangisda ng ama ang legacy niya mula rito. Kung buhay ang mga magulang niya, mamamatay rin ang mga ito sa sandaling maiwala niya mga ari-arian nila. Nilingon niya ang tiyahin na siya na umanong umaktong ina niya mula nang mamatay ang mamang niya. By choice, hindi na ito nag-asawa pa. Ito rin ang tanging kasakasama ng tatang niya habang may sakit ito. Kung mawawala ang lupa at ang bahay na ito, saan ito titira? Dahil sa kanya kaya ito biglang nawalan ng trabaho sa munisipyo at binigyan ng forced resignation, may 8 taon na nakakalipas. Kung tutuusin, kalahati ng lupa ay nakasangla, pag-aari nito. Subalit maluwag sa loob nitong pinayagang masangla. Una, alang-alang sa mamang niya. Pangalawa ay nang maratay ang ama. She was nearing 60 at bagaman malakas pa ay walang ibang pamilyang natitira kundi siya. Kung sakaling balikan ni Gabriel ang dating trabaho, saan ito titira? Kanino makapininirahan ang matanda nito? At sa kapirasong pensyon tinatanggap nito mula sa GSIS? He gritted his teeth. Ngayon niya gustong pagsasiyan ng mga salaping walang pakundangan niyang ginasta para lang makaagapay kay Melva. Damned her! Damn him too! For being such a fool, hindi na siya nadala. Si Elizabeth, ang girlfriend niya sa college, hindi nagkaroon ng decency na tapusin ang relasyon nila nang masangkot siya sa iskandalo. Basta na lang siyang iniwasan. Agad siyang hinusgahan. A week later, may iba nitong boyfriend ay pinalit sa kanya. And then there was Melva. Tumiim ang bagang niya sa kakaisip sa dating girlfriend niya at kasamahan sa trabaho. Damn all women to hell! May sinasabi ka, Gabriel? Ani Tia Carmen. Napalingon siya rito. Hindi sinasasadyang mapalakas ang pagmumura. Wala ho, Chang. Huwag kayo mag-alala at gagawa ko ng paraan para wag mailit ang mga ari-arian natin. Kung paano'y wala siyang ideya. Kahit na nga ba ipagbili niya ang malit na agency sa Trinidad, ay hindi pa rin yun sasapat dahil hindi niya mababawi pa ang ipinuhunan doon. Maliban pa sa hindi niya iyon may pagbibili ng ganoon kabilis. Narinig niya ang buntong hininga ng tiyahin at nang lingunin niya ito, nakita niyang lungkot sa mga mata habang sinusuyod ang tingin ng kabahayan. Manghihinayang ako kung mawawala sa atin ang lupa at bahay na ito, Gabriel. Pati na rin ang unang dalawang lumang bangkang pangisda. Minanap pa namin ito ng tatang mo mula sa lolo at lola mo. Hindi ko naman gustong sisihin ang mamo sa ginawang pagsasanla dahil totoo man naging matanda ang kita ng ating mga bangka. Tangi lamang na magkasakit siya nagsimulang gumuho ang lahat. At yung gitara? Nilingon niya ang magandang klaseng gitara na kasabit sa isang bahagi ng dingding. Sa mamang mo iyan, ang tinuturing niyang pinakamahalagang material niyang pag-aari. Yan ang regalo sa kanya ni Joanna Soriano na magtapos sila sa kolehiyo. Tulad may eskolar din ng kolehiyo ang mamang mo kaya nakatapos. Hindi siya sumagot. Tumiem ang mga bagang. Kahit na ang pangako niya, sa wari ay hindi nito mapanghahawakan. Tutungo na humuna ako sa opisina. At hayaan ninyo, gagawin ko na paraang huwag mailit ng bangkong lahat ng ito, Tiang. Ani at lumakad patungo sa pinto. Even if I have to deal with the devil himself. Ano kaya ang gagawin ni Gabriel para hindi mailit ng bangko ang pag-aari ng kanyang mga magulang? Ano mangyayari sakali mag-cross muli ang landas sila ni Cindy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.